Naka-live ka na, naka-live ka na. Oh, ano? Sige. Naka-live ka na. Dali, susunod ako. Ako po si Annalyn Ebonia. Magulang po ako ni Mark X. Ebonia, taga Munting Lupa City. Pakiusap ko po sa lahat ng media. Sana po naman may papalabas niyo kami sa TV. Kasi akala po ng mga kalaban namin, mga tulog na kaming mga magulang, binabaliwala na namin ang laban para sa anak namin. Lalo na sa'yo, Sir Nuli Di Castro. Tanawagan ako, sana mapanood mo to. Sana po, huwag mo naman kaming kalimutan. Tulungan mo naman kaming mga magulang. Mga biktima po kami. Tulong na lang po ang hinihingi namin sa'yo, Sir Nuli Di Castro. Kasi po, lahat ng media parang binabaliwala na kami kahapon. Hindi po ako natulog ng maaga pagdating sa bahay dahil gusto ko mapanood. Pero hindi ko po napanood. Ano po? Kunyari lang po kami. Kinukuhaan nyo. Hindi nyo kami pinapakita sa TV, sa balita. Wala na ba kami mga magulang karapatan? Huwag nyo naman po kami talikuran dahil ngayon, sa ngayon po kailangan. Hindi na naman ipag malabas yun. Pinapabayaan na nga kami ng mahal na presidente. Binabaliwala kami. Hindi puro COVID na lang po sana ang lalabas sa TV. Sana po kami mga biktima ng infeksyon. Palabas nyo rin kami. Dahil may karapatan din po kami. Dahil kami ang namatayan. Ang pira po hindi madala sa hukay. Ang pakikisama sa tao, yung makatulong ka sa tao, mas mabuti yun. Kaya po yung mga kalaban namin, sana huwag niyong pagtatakpan. Dahil sobra ang kapal ng mukha. Sa 27 po, hirig po na sa kaso ng anak ko sa korte ng Quezon City. Sana ka rin, Duki, o sa lahat ng doktor na kinasuhan ko dito, dumating kayo. Hindi puro abogado. Nasana yung mga pagtumukha niyo. Samantala, tinurukan niyo yung anak ko. Wala akong paubiso. Kaya dapat dumating kayo sa 27, humarap kayo sa korte. Dahil ako, umulan, bumagyo, may nararamdaman, dumadating ako sa hearing. Hindi ako, hindi sumusipusipot sa hearing. Kaya lumaban kayo ng patas, huwag niyong bayaran ang mga abogado. Sa'yo, Atty. Padulyon, magkano ba ang binigay ng kalaban namin sa'yo? Bakit dinidribol-dribol mo ang kaso namin? Tama na po sa isang korte lang sa Quezon City. Ano? Madadala ka pala talaga sa pira. Nakakatawa. Pag namatay po kayo ang pira nyo, maiiwan iba sa pinabang. Pero ang hostesya ng mga anak namin, konti lang po ang hinihingi namin. Pagibigyan mo kami, Padulyon. Huwag kayo maghugas kamay dahil alam namin nagkakabayaran dyan sa loob. Masakit para bilang isang ina, masakit ang nangyayari sa amin. Pinagtatabuyan kami dito kanina ng mga pulis. Kung alam nyo lang to, pero hindi, nalaban kami. Dahil itong nilalaban namin para sa amin ito, hindi para sa ibang tao. Kung alam nyo lang, galit na galit kami. Lalo na pag tabuyan kami dito. Wala kaming kasalanan. Ang may kasalanan sa amin, ang gobyerno. Lalo na ang sekretary ng ano, DOS, si Karen, si Duki. Tama! 18 doktor ang mananagot sa anak ko. Bakit mo binabanggit si Loli Di Castro? Ay dahil po, hindi na po kami napapalabas sa TV. Sa EBS-CBN, sa Channel 7, kung ano-anong channel. Bakit wala na ba kaming karapatan, mga magulang? Tama! Bakit yung pinaglalaban pa namin ang kakahawa? Para hindi nyo kami pakita? Natatakot ba kayo, magulabong? Ha? Karapatan namin yon. Dahil ang anak namin pinatay. Justisya ang kailangan namin. Ayos kayo, ha? Mamatay tao kayo. Girlie. Ako talaga, sa totoo lang, napapagod na ako minsan magpa-interview. Minsan may pumunta na sa bahay ko. Kasi parang useless lang. Hindi nyo rin naman pinapa-
sana ilabas niyo rin yung panig namin mga magulang. Sana marinig din ng iba yung panig namin mga magulang. Kasi ito buhay ito ng mga anak namin eh. Hindi naman ito buhay nung kani-kanino lang, buhay ito ng mga anak namin. Buhay ito ng mga batang tinanggalan ng karapatan na magkaroon ng masayang pamumuhay at lumaki at makapag-aral at makatungtong ng kolehiyo at makapagtapos. Buhay ito ng mga kabataan na tinanggalan nila ng buhay dahil lang sa kasakiman, dahil lang sa pera. Kaya nakikiusap kami sa inyo na sana ilapas nyo naman yung panig namin. Hindi lang puro ni Garin. Sa tuwing i-interviewin si Garin, naririnig si Garin. Sa tuwing may sinasabi si Garin laban sa bawat laban sa aming mga magulang, naririnig si Garin. Bakit kami? Bakit kami hindi nyo naririnig? Anak namin to. Kami yung biktima dito. Bakit? Kasi napakalaking tao ng kalaban namin. Bakit? Kasi mayayaman yung kalaban namin. Bakit? Dahil mapira yung kalaban namin. Bakit? Dahil may kapangyarihan yung kalaban namin. Realidad na hustisya ng Pilipinas. Pag mahirap ka, kawawa ka. Pag mayaman ka, hayahay ka. Yung bang bill ni Garin na 30,000, pinalabas nyo. Pero yung reaction ba namin doon, pinalabas nyo? Hindi, hindi ba? Sana makita ng makita ang kaktas na pamamahayag ng bawat media. Kasi kayo ang nagsasabi na sa totoo kayo, pero sa nangyayari po sa amin, bihira na lang ang naglalabas ng totoo. GMN, ABS-CBN, dati kong tinatangkilik ang mga estasyon na yan, pero nakikita ko ang bias na pamamahayag ng bawat media na yan. Ang nakikita ko lang na talagang naglalabas sa amin, naglalabas ng sama ng loob namin, hinaing namin sa laban ng aming mga anak, yung mga dyaryo na nandito ngayon. Pero ganun pa man, hindi po kami titigil na ipanawagan na mabigyan ng hustisya ang aming mga anak. May isang pa ang torture thesis dito sa DOJ. Hindi ipadulyon ang kaso ang affidavit namin mga magulang na yan ay sinumpaan namin, binasa, sinalaysay namin sa harap ng aming mga abogado. Walang halong kwento, nandiyan ang dokumento, nandiyan ang picture, video na pinagdaanan ng aming mga anak. Naway marinig ito ng mga lalaking media na sinasabing patas pero ang totoo bias. Good. Prosecutor Padulyon, ako po naniniwala po ako. Kasi prosecutor Padulyon po ay meron pong mataas na pinag-aralan. Hindi po ba? So meaning, dapat po at nararapat tama na ang inilagay ng taong bayan, kayo po inilagay ng Panginoon, ang inyong kanang kamay ay inilagay nyo sa Biblia para magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Alam nyo, dapat isa po kayo sa mga tumutulong po sa aming mga abang, ano po, mga maabang, mga magulang. Kung titignan po natin, dahil sa isang turo po ng torture tribaksya, ang aming mga anak po ay nangamatay. Ipinagkatiwala po namin na po sa Department of Health, ang aming mga anak, ngunit ano po ang nangyari? Dahil po sa kasakiman, na po, panahon ng eleksyon, 3.5 billion, ano po, ang inilagay sa kamay ng mga taong sakin, na po, ang kabayaran nito ay ang aming mga anak. Prosecutor Padulyon, dapat po nakikita po ninyo yun eh. Hindi nyo na po kinakailangan pang humanap pa ng isang mabigat na ebidensya sapagkat dito pa lamang po makikita na namin eh. Kung ano po yung ebidensya. Katulad po ng aking anak, naghirap po siya. Humutok ang kanyang utak, sumabog. Kung makikita po ninyo, naliligo po siya sa sarili niyang dugo. Napakahirap po sa amin bilang mga magulang ang pinagdaraanan po namin. Ngayon po kayo pa mismo ang umiipit para po sa aming mga kaso na sana naman po ay hindi nyo, hindi dapat ninyong gawin. At sana po magkaroon po kayo ng takot sa Diyos. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi tandaan po natin, ang buhay natin sa mundo ay hindi lamang. Kung gagawin po natin ang kasamaan dito sa mundong ito, ano pa? Ano pa ang mangyayari? Dapat po gumawa na tayo ng kabutihan sapagkat ako naniniwala na hayag pa na umihin maputi man ang masama ay susunod natin sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya tararapat naman po, Prosecutor Padulyon,
ng tama. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon upang sa gayon makita po natin ang nararapat na mangyari sa ating mga magulang. Alam nyo kung titignan po ninyo, ang kalabang po namin dito hindi po basta-basta. May kapangyarihan, may pera, nasa posisyon, isang congresswoman. Napakahirap po sa aming mga magulang. Ang tanong, kung kami po ay gigipitin ninyo, sino pa po ang lalaban po sa amin? Wala na. Wala kaming pera, wala kaming kakayanan. Pero ang kinakapitan po namin, walang iba kundi ang Panginoon. Kapangunguna po ng aming minamahal na si Chief Presidente Acosta na siyang tumutunong sa amin. Lumalaban po sa amin at naniniwala po kami na siya po ay may mabuting puso at may takot sa Diyos, may pananampalataya. Na sana po ganun ang mangyari sa ustisya po dito sa Pilipinas. Sapagkat ang ustisya sa Pilipinas sa kapag ikaw ay mayaman, ikaw ang mananaig. Pero kapag ikaw ay mahirap, wala kang pera, kahit nasa tama ka, ikaw ay matatalo. Pero ako naniniwala po ako at nagpapasalamat po ako sa ating Supreme Court na si Chief Justado Peralta na inaprubahan po ang Special Criminal Court po ng Dengbaksya. Maraming salamat po. Kasi ako naniniwala po ako kay Chief Justado Peralta na siya po ay may takot sa Diyos, na siya po ay talagang inilagay ng Panginoon para ang kanyang tungkulin ay mailagay niya sa tama. Sana po sumunod po tayo kung ano po ang tama sa batas para mabago ang ating judiciary po dito sa bansang Pilipinas. Kasi tayo po ang nangungulila. Tandaan po natin, marami ng mayayaman, matutindoy mga politiko ang nakakalabas-pasok na po nananalo sa mga kaso kahit pasama ang kanilang ginagawa. Pero yung magdakaw ka ng isang kilong bigas, kulong ka. Pero yung magdakaw ng bilyong-bilyong pera, labas ka. Ano po, kaya tandaan po natin, yung lahat po ng implementers ng Dengbaksya, ng torture Dengbaksya sa Pilipinas, mananagot kayo sa Diyos, mananagot kayo sa batas, managot ang dapat managot. Salamat po. Sa akin lang po, no, ipo-quote ko lang po yung sinabi ko hapon ng isang abogado ay isang doktor na si Don Quixote of Lem. Napakaganda po yung sinabi na kahapon. Sino nga ba ang tunay na mamumuloy si ka? At sino ang gumagawa ng kanyang tungkulit? Alam po natin na hindi niya gumagawa ng kanyang tungkulit, pero siya ang naroon. Ang public attorney's office na siyang tumutulong sa kanyang panawagan mo sa mga media na nagko-cover sa inyo. Ano lang naman ang ipapas sa mga media na nagko-cover na
Anong reaction mo doon sa mga nagko-cover pero hindi naman nilalabas sa TV? Hindi naman nilalabas. Sayang lang, di ba? Ilang taon na kami, wala kami nakikita sa TV. Paano alam ng mga tao ngayon na wala na ang inbaksan? Paano hindi nakikita sa TV? Ayaw nyo ipakita. O di ba? Dahil hawak kayo ni Duque, ni Garin, ni Duterte, ewan ko sa inyo kung sino ang mataas na yan. Kami, yes, Duterte, magkita kami one-on-one, muntin lupa, pabayalan. Puntahan niya ako. One-on-one kami, walang bodyguard, wala akong kapamilya. Tatagtabin ko siya ng ano, ng mura. Dahil siya ang pumatay sa anak ko. Yan kayo, ipakita niyo yan kay Duque. Kay Duterte yung mga sinasabi ko, hindi ako natakot. Nawalan ako ng anak, nawalan ako. TV yun, ano mga network, media network yun? ABS lang! Dominic, ano ba? Dominic lang! Ako, nakaburo lang anak ko, nandun siya. Ay, yung mga hindi naglalabas, wala. Ano mga pangalan ng network na yan? Wala! Ewan ko sa inyo, ano pa? Hindi nilabas kami. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi kami marunong patakot, mahirap kami, mayamang kayo. Kahit saan nakarating. Hindi naman pinlupa ako! Wala atin ako sa Bilibel, baka lahat lang na kayan. Dadalawin mo yan sa Bilibid. Anong masasabi mo naglabas ang Net 25 sa mga hinain nyo? Well, basta galit ako sa kanila lahat. Oh. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong gagalangin ngayon dahil namataya ko ng anak. May isa pa akong anak na naindigan. Ipakita nyo sa TV lahat ang mga sinasabi namin para makita nila, maramdaman nila, pakigal nila ang mga daing namin. Ako na wala ng anak. Kaya kailangan lahat mawala sila, lalo na yan si Duque. Malakas kay Duterte, di wow! Ganito po kasi yan, ganito lang po kasi si ang bawat interview, magulat na namatay ang anak. Ang bawat interview ng magulang ng namatay ang anak at ang anak ay nakaligtas, pag naririnig to ng ibang magulang na ang anak nila ay naturukan at biktima din ang dibakya, mas magiging aware ang isang magulang. Pero ako parang yung matutulungan yung ibang batang dibaksya-baksini kung kinukobra nyo nga kami, kinukobra na kami, hindi nyo naman kami pinapakita. Kaya akala ng iba, nagtataka sila, bakit bigla na lang namamatay yung anak nila? Bakit bigla na lang nakikita ng pagkatauta? Bakit bigla na lang bumabagsak? Bakit? Kasi yung mga bias na media, malalaking media, JNTBS, bakit po? Hindi ko binabanggit. Nakalive ka ngayon. Sila yung mga media at ang Net 25 sila kuya yan na binang nakikita yan. At yung malalaking media na nakakarating talaga ng mga province na may iba pang vaccine, kapag ito yung nilabas nyo, magiging matutulungan nyo ang bawat bata, bawat magulang na ang anak ay biktima ng dibaksya. Ganun po yung kasimple. Hindi lang po dapat si Garin. Kung patas kayo, kung say dapat, biktimain kung kailan, bakit puro kailan at saka respondent, bakit puro respondent na lang? Isang manilang kanilang kumplenan ang anter mo.